Mga kaibigan, update po tayo sa lagay ng ating panahon na ating binabantayan na si Bagyong Enteng. Pero bago po yan, huwag po mulang kalimutan mag-like and subscribe at pahit po ng notification bell. Sobrang importante po yan para ma-notify at ma-update ko po kayo time to time sa lagay po ng ating panahon. Mga kaibigan, marami po sa lungsod natin ngayon, no? Especially sa Luzon, Visayas at Mindanao, ang late na pong nag-anunsyo na walang pasok. Kaya po yung mga bata, no? Yung mga anak natin ay nabasa po sa ulan, no? Nasa school. Kwelahan, tapos bigla pong i-anunsyo na late na walang pasok po. So mas maganda lagi po tayong naka-monitor dahil minsan hindi po natin napapansin, wala naman palang pasok. Basta meron po tayong storm signal number 1 and 2 sa ating lugar, automatically wala po yung pasok, mga kaibigan. So update tayo, mga kaibigan. Ito po nga si Bagyong Enteng ay patuloy pa rin pong lumalakas, mga kaibigan, dito po sa sea east po ng Polillo Island. Ang kanyang pong mata, no, ay muli pong namataan kanina pong alas 8 ng umaga po, mga kaibigan, na may data pong layo na 100 kilometers north of northwest of Daet, Camarines Norte po, mga kaibigan, no. May lakas na po ng hangin ngayon na 75 kilometers per hour, malapit pa rin po sa sentro na may bugso naman pong pumapalo sa 90 kilometers per hour, pa northwestward po ang kilos, sa bilis naman po na 15 kilometers per hour. Mga kaibigan, posible pa po itong lumakas within the next 24 to 48 hours. So mag-antabay tayo at i-update ko kayo time to time sa pagkilos po at paggalaw nitong si Bagyong Enteng para maging handa po tayo at hindi mauwi po. Sasakun na po ang ating problema dito po sa Bagyong Enteng. Pinag-iingat din po ngayon sa ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao, yung mababang lugar sa banta po ng pagbabaha at landslide naman po sa mga landslide prone area. Itinaas na rin po, mga kaibigan, ang storm wind signal number 2 sa ilang bahagi po na Luzon. Signal number 1 din sa ilang bahagi ng Luzon, mga kaibigan. So narito po yung mga area, yung mga lugar po na apektado po ng signal number 2, mga kaibigan. So narito po, tignan na lamang po natin, basahan natin yung mga lugar natin. Baka kasama po tayo sa lugar po, no, na apektado po ng signal number 2. Take note, mga kaibigan, yung mga lugar po na yan, merong mababa dyan, merong malapit po sa mga ilog. Mag-ingat po kayo sa banta po ng pagbabaha, especially po yung mga malapit sa ilog. Kapag ka alam nyo tumataas na ang tubig, lumikas na po kayo. Huwag na po nating hintayin na magbigay pa ng update, no, ang gobyerno o yung lokal na pamahalaan dyan sa lugar po ninyo, dahil delikado po talaga, mga kaibigan. Kasama ng patuloy at malakas sa pag-uulan, yung ilog mabilis po yung umapo, mga kaibigan. So kung nabasa nyo po yung mga lugar ninyo dyan, mga kaibigan, mag-ingat po tayo, maghanda tayo. At yung matataas na lugar naman, mag-ingat po kayo sa mga mountainous area sa banta po ng landslide. Eto naman po yung mga lugar po na itinaas po yung signal number 1 kahapon pa po ito, pero narito po yung mga updated, mga kaibigan. Sa may bandang Luzon area pa rin po, sa may Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur at eastern portion po ng Pangasinan, mga kaibigan, narito po yung mga lugar. So tignan natin mabuti, mga kaibigan, marami po ang apektado. Kasama rin po dito ang eastern portion po ng Bulacan, no, Norsagaray, San Jose del Monte, Bulacan, Obando, City of Mekawayan, Bocaue, Balagtas, Bustos, Baliwag, Pandi, Santa Maria, Marilao, Angat at San Rafael po, mga kaibigan. Meron po mga lugar dyan na mababa, mag-ingat po tayo sa banta po ng pagbabaha dahil nakakatakot po ngayon, mga kaibigan. Dahil sa patuloy po na pag-ulan, kagabi pa po yan, kahapon pa po actually, ay mabilis pong tumataas ang water level sa mga dam, no? Kahit yung mga ilog, tumataas po agad. Marami dyan sa Bulacan, no? Alam natin may mga bahaing lugar dyan, especially dyan sa Santa Maria. Mag-ingat din po tayo sa matataas na lugar, no? Ngayon pa lamang, kung kaya pa nating habulin yung mga basura, itabi natin para hindi bumara sa mga kanal. Dahil yun po talaga ang naging main cause, hindi nakakadalo yung tubig, no, doon sa kanal dahil nakabara yung mga basura. So maging handa tayo, mga kaibigan. Inaasahan din po ngayong araw, makinig kayo, yung mga ulan po, pagtatala ng ulan na ating mararanasan, mga kaibigan. So inaasahan po na 200 mm na tubig o pag-uulan ang mararanasan po sa Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Quezon, kasama na po dyan ng Polillo Island. Dito naman po sa Metro Manila, mga kaibigan, makinig po kayo. At kasama na po ang Bulacan, Aurora at Daris po ng Calabarzon, Catanduanes at Sorsogon. Asahan po dyan ang 100 to 200 mm po na pag-uulan ang posibleng maranasan. 50 to 100 mm naman po
na pag-uulan ang mararanasan dito po sa Isabela, Quirino, Nueva Ecija, Marinduque, Romblon at Masbate. Mga kaibigan, mas maganda nakahanda po tayo dahil hindi lamang pong pag-uulan, may kasama din pong pagkulog, kidlat at malakas na hangin. So kapag malakas ang hangin, may posibilidad na mawalan po tayo ng electric supply, kuryente. So mas maganda meron tayo yung kinatawag na go bag, no? Yung kompleto na, may flashlight, may rechargeable na battery, kompleto po mga kaibigan, kagaya po nang ipinapatupad sa Pasig City na kompleto, meron po silang go bag, kompleto po yun mga kaibigan, in case magkaroon ng emergency, mawala ng kuryente, meron po silang magagamit mga kaibigan. So kaibigan, meron pa tayong update mamaya, and please pakiusap, huwag yung kalimutan mag-like and subscribe para lagi ko yung ma-update, no, sa lagay ng ating panahon. Pa-hit po ng notification bell, importante po talaga yan.